Pokus ng pandiwa. Pokus ang tawag sa relasyon ng pandiwa sa paksa o simuno ng pangungusap. Ito ay naipakikita sa pamamagitan ng taglay na panlapi ng pandiwa. May pitong pokus ang pandiwa. Pokus sa tagaganap, pokus sa layon, pokus sa ganapan, pokus sa pinaglalaanan, pokus sa kagamitan, pokus sa sanhi, at pokus sa direksyon. Pokus sa tagaganap. Ang simuno o paksa ang gumaganap ng kilos sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na sino. Ginagamitan ito ng mga panlaping mag, mang, ma, maka, makapag, maki, o magpa. Halimbawa, maglilinis ng silid-aklatan sa Ginang Torres bukas. Ang pandiwang ginamit ay maglilinis. Ang paksa ng pangungusap ay si Ginang Torres. Ang paksang si Ginang Torres ang aktor o tagaganap ng pandiwang maglilinis. Mag ang ginamit na panlapi sa pandiwa. Kaya ito ay pokus sa tagaganap. Halimbawa, nagluto ng masarap na kaldereta si Lola Carmen. Ang pandiwang ginamit ay nagluto. Ang paksa ng pangungusap ay si Lola Carmen. Ang paksang si Lola Carmen ang tagaganap ng pandiwang nagluto. Bumili si Carlo ng bulaklak. Ang pandiwang ginamit ay bumili. Ang paksa ay si Carlo. Ang paksang si Carlo ang gumawa o't gumanap sa pandiwang bumili. Pokus sa layon. Pokus sa layon ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na ano. Ginagamitan ito ng mga panlaping in, i, ipa, ma, na, o an. Halimbawa, lutuin mo ang manok na nasa lamesa. Ang pandiwang ginamit ay lutuin. Ang paksa ay ang manok. Ang paksang ang manok ang layon o gagawan ng kilos ng pandiwang lutuin. In ang ginamit na panlapi sa pandiwa. Kaya ito ay pokus sa layon. Iba pang halimbawa. Ang ulam ay niluto ni nanay para sa akin. Ang pandiwang ginamit ay niluto. Ang paksa ay ang ulam. Ang paksang ang ulam ay ang layon ng pandiwang niluto. Nakita ni Mel ang nawawalang aso. Ang pandiwang ginamit ay nakita. Ang paksa ay ang nawawalang aso. Ang nawawalang aso ang ginawan o layon ng pandiwang nakita. Pokus sa ganapan. Ang paksa o simuno ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na saan. Ginagamitan ito ng mga panlaping pag, an, han, ma, an, pang, an, mapag, an, pinag, an, o in, an. Halimbawa, pinagdausan ng binyag ang bagong simbahan. Ang pandiwang ginamit ay pinagdausan. Ang paksa ng pangungusap ay ang bagong simbahan. Ang paksang bagong simbahan ang lugar na pinagganapan ng kilos ng pandiwang pinagdausan. Pinag-an ang ginamit na panlapi sa pandiwa. Kaya ito ay pokus sa ganapan. Iba pang halimbawa. Pinagtaniman ko ng gulay ang bukid ni tatay. Ang pandiwang ginamit ay pinagtaniman. Ang paksa ay ang bukid. Ang paksang
ang bukid ang pinagganapan ng pandiwang pinagtaniman. Pinagtalumpatian ni Sara ang plaza sa Luneta Park. Ang pandiwang ginamit ay pinagtalumpatian. Ang paksa ay ang plaza. Ang plaza ang ganapan ng pandiwang pinagtalumpatian. Pokus sa pinaglalaanan. Ang simuno o paksa ang tumatanggap o pinaglalaanan ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na para kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping i, in, ipang, in, o ipag. Halimbawa, ibinili ni Celia ng pasalubong si Lolo. Ang pandiwang ginamit ay ibinili. Ang paksa ay si Lolo. Ang paksang si Lolo ang pinaglalaanan o tumanggap ng kilos ng pandiwang ibinili. I at in ang ginamit na panlapi sa pandiwa. Kaya ito ay pandiwang nasa pokus sa pinaglalaanan. Iba pang halimbawa. Kami ay pinagluto ni Tio ng lugaw. Pokus sa kagamitan. Ang simuno o paksa ang kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ginagamitan ito ng mga panlaping ipang o maipang. Halimbawa, ang mahabang stick ang ipinanungkit niya ng bayabas. Ang pandiwang ginamit ay ipinanungkit. Ang paksa ng pangungusap ay ang mahabang stick. Ang paksang ang mahabang stick ang ginamit para isagawa ang kilos ng pandiwang ipinanungkit. Ipang at in ang ginamit na panlapi sa pandiwa. Kaya ito ay pokus sa kagamitan. Iba pang halimbawa. Ipinampunas ni Carla sa mukha ang regalo kong panyo. Ang pandiwang ginamit ay ipinampunas. Ang paksa ay ang regalo kong panyo. Ang paksang ang regalo kong panyo ang ginamit para isagawa ang pandiwang ipinampunas. Ipinambaril niya ito sa kawawang bata. Ang pandiwang ginamit ay ipinambaril. Ang paksa, ito. Ang paksang ito ang ginamit na kagamitan sa pagsasagawa ng pandiwang ipinambaril. Pokus sa sanhi. Ang simuno o paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na bakit. Ginagamit ito ng mga panlaping i, ika, o ikina. Halimbawa, ikinatuwa namin ang pagpunta sa parke kahapon. Ikinatuwa ang ginamit na pangdiwa. Ang paksa naman ay ang pagpunta sa parke. Ang paksang ang pagpunta sa parke ang sanhi ng kilos ng pandiwang ikinatuwa. Ikina ang ginamit na panlapi sa pandiwa. Kaya ito ay pokus sa sanhi. Iba pang halimbawa. Ikinamatay ng marami ang COVID-19. Ang pandiwang ginamit ay ikinamatay. Ang paksa ay ang COVID-19. Ang paksang ang COVID-19 ang sanhi ng pandiwang ikinamatay. Ikinalungkot ko ang balita sa telebisyon. Ang pandiwang ginamit ay kinalungkot. Ang paksa ng pangungusap ay ang balita. Ang paksang ang balita ang sanhi ng pandiwang ikinalungkot. Pokus sa direksyon. Ang simuno o paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na tungo saan o kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping an, han, in, o hin. Halimbawa,
Pinuntahan ni Jerry ang hardware para mamili ng mga bato. Pandiwang ginamit, pinuntahan. Paksa, ang hardware. Ang paksang ang hardware ang direksyon ng kilos ng pandiwang pinuntahan. In at han ang ginamit na panlapis sa pandiwa, kaya ang pandiwang pinuntahan ay nasa focus sa direksyon. Iba pang halimbawa. Sinulatan niya ang kanyang nobyo. Ang pandiwang ginamit ay sinulatan. Ang kapaksa ay ang kanyang nobyo. Ang paksang ang kanyang nobyo ang direksyon ng pandiwang sinulatan. Pinuntahan niya ang plaza. Ang pandiwa ay pinuntahan. Ang paksa ay ang plaza. Ang plaza ay ang direksyon ng pandiwang pinuntahan. May pitong focus ang pandiwa. Focus sa tagaganap, focus sa layon, focus sa ganapan, focus sa pinaglalaanan, focus sa kagamitan, focus sa sanhi, focus sa direksyon.